ye shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is Lord of lords, and King of kings, and they that are with him are called, and chosen, and faithful. And he said unto me, the waters which thou sowest, where the horse seated, are peoples and multitudes and nations and tongues. And the 10 horns which thou sowest upon the beast, these shall eat the horn, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. For God hath put in their hearts to fulfill his will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. Sabay-sabay. And the woman which thou sowest is that great city, which reigneth over the kings of the earth. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita, Panginoon. Medyo malalim, Panginoon. Gabayin yung bawat isa. Sa makuha namin, dapat tayong makuha, Panginoon. Sabay sa mga bata, Panginoon. Malalim ito, Lord. But masimple niyo po para sa amin. Maintindihan namin ito sa mga main points, yung mga details, Panginoon. Ay later, pakinabangan namin. Tapos nadinig namin ang prophecy niyo po, Panginoon. Mga bagay ito, matutupad ito, Lord. I pray na appreciate namin ang yung judgment din sa mga talagang mga wicked people, wicked cities, wicked elite people, Panginoon. Kayo po yung magkaroon ng pag-asa na tama po ang yung judgment. Hindi namin nalang maingit. At patuloy lang kami. Dapat namin ginagawa at gagawin ay kami po yung rewardan. Yung mga hindi pa po ligtas, ligtas ni Lord sila. Sa gamitin niyo po ang yung malingkod. Maraming Jesus name pray. Amen. Amen. Mga na po. Good afternoon po sa lahat. Ulit. Mama. Dami tayo. No? So, medyo malalim ito mga bata. Medyo ano lang. Makinig lang. Tumutok. Lin-lin. Sinasabi ko eh. So, makukuha niyo ito kasi dadahan-dahanin naman natin. Okay? So, makinig lang. Yung kakulitan nyo, medyo pigilan nyo. Kasi later, hindi naman kayo magiging bata. At least, alam nyo yung church dito, hindi tayo katulad nung ewan ko. Alam ko sa mga Pentecostal, ganun yun eh. Talagang mamahalin mo yung pag gusto mo, lakwakan. Dito sa Baptist, ha? Basta lang, isang inaasal natin. Pero, puro aral tayo ng Bible. Okay, kahit bata pa kayo, nakakitin din mga Tagalog-English, di ba? At least yung iba, pinapaliwanag naman. So, ano tayo mga kapatid sa Revelation 17 ulit na natapos po natin last time. Yung first part no, ng 17, which is medyo natakil natin ng mga bandang October din ba? O September, yung Catholic Church. Okay, so sana huwag kayong ma-offend sa akin. Sinasabi ko yung totoo dito. Dapat tayong ma-offend sa kanila, mga sinungaling. Pag sinungaling yan, mapapahamak tayo. Pag alam, sinasabi sa inyo ang katotohanan, lamang kayo doon. Alam nyo ba yun? Bigyan ko yung example, ha. Unari, bibili kayo ng bigas. So, may budget lang kayo sa bigas, di ba? Pagkain. Unari, binibenta dito sa Unari lang, ha? Diyan, sa kabila, diyan. Ang kapitbahay mo na lang. Binibenta sa'yo, 100, 1 kilo. Okay? Walang problema. Business yun, di ba? Kaso, meron pala doon, maglakad ka lang doon, meron pala sekwenta lang, 1 kilo. O ngayon, may magsasabi sa'yo, eh, huwag ka nang bumili dyan kasi doon, sekwenta lang, 1 kilo. Dito, 100. Sinabi ko sa inyo ngayon, ganun. Dapat bang magalit siya sa akin? Wala siyang karapatan, di ba? Kahit di siya kumita, sinabi ko yung totoo sa inyo. Kayo magdi-decide ngayon, hindi ko naman siya, di ba? Kung businessman siya, ayusin niya rin yun. Babaan niya kung mabayad siya ng ibang service. Pero hindi ko kasalanan yun. So, ganun ang ginagawa natin sa mga churches na yan. Amen? Ngayon, kung mali ako, di mali ako, gusto kong malaman yung mali. Gusto kong, kaya nga, ina-public natin to. Pag may nagsabi dyan, may nag-comment dyan. Mali ka naman dyan eh. O, di mag-usap kami. Diba? Pero yung alam natin, malinaw salita ng Diyos, kaya mga Pentecostal na yan, inaral ko naman yan eh. Hindi naman natin yun, nanira lang tayo. May pastora, talagang wala sa Bible yun. Malinaw yun. Tapos kung nilalabag nila yung isang simpleng bagay at malinaw na yun, ano bang nilalabag nila? Okay? So marami pa yun. Anyway, ito naman. So ano yung whore? Pinag-usapan natin last time.
Sabi natin, pwedeng Catholic yan, pwedeng, sabi ng iba kasi United States daw yan. Kasi para siyang dalawang klase ng city, di ba? Makapangyarihan, mayamang city. Pero ang sinabi ko sa inyo dyan, ang paniwala ko dyan, combination yan. Ito yung mga elite, yung mga tao na nakasakay lang sa beast. Yung beast, ito yung kingdom ng the beast. Beast din yung tawag kasi dun sa leader, tsaka yung kanyang kingdom. Okay, so sino ngayon yung the whore? Sinabi niya, pokpok, di ba? Huwag kayo ma-offend din dun, yung sinabi sa Bible eh. Dapat ma-offend tayo sa kanila. Yung bastos sila. Amen? Kaya natin sinasabi yung bastos sila, iwasan natin sila. Amen? Hindi akong bastos pag sinabi kong pokpok, di ba? Sila yun. Ngayon, kinukumpara yung pokpok na to sa isang, yun nga, para daw siyang babae na mayaman, okay? Pero bastos, you know? Puro kabastosan even against God. And then, sabi na iba, wala naman nakakalam. Pero ito yung mga clue na binibigay sa atin. Ito yung title niya, Mystery Babylon the Great, the Mother of Harlots and Abominations of the Earth. So again, ang daming parallel niyan sa Catholic. Okay? Ito, marami silang pinatay dati ng mga totoong mananampalataya. Ginawa nila yan. Kahit sila mismo, sabi niya, hindi naman totoo yan eh. Nag-sorry nga, hindi ko makakalimutan, si Pope Paul II. Nag-sorry siya. In an attempt siguro na, ano, huwag lang magagalit ha, matagal naman yun. Totoo naman yun, ang tanong, nagbago ba kayo? Hindi na kami pumapatay ngayon eh. Kasi hindi kayo inaalaw na. Okay. Pero kung maging makapangyarihan ulit sila, ginawa nga nila yun. At wala naman silang sinabi na mali yung organization nila, yung hierarchy nila. So patuloy yan, nag-iiba lang. Again, depende sa tao. Kung allow nyo silang manloko, kahit sino pa yan, yan sa bakuna naman ngayon, di ba? Hayaan mo sila manloko, lolokohin ka nila. Ganun lang yan. Mga tao dapat, hindi natin sila hayaan manloko. Paano natin malalaman yun? Dapat alam mo yung salita ng Diyos. Yun. Wala tayong ibang panggalang dyan. Pananggalang. Kasi ito yung mag-i-expose sa kanila eh. Okay? Sana intindihan nyo yun. Ngayon, ito sabi dito, binabalikan lang natin natapos natin last time. No? So, yung pagkakakita daw ni John sa kanya, nagmamarvel siya. Isipin ko, napakaganda. So, napunta kayo po sa Vatican. Hindi pa ako nakapunta doon, pero nasa mga ano yan, di ba? Mga documentary, yung church nila, yung mga building nila, napaka gaganda. Okay, sa standard nila, yung mga ivory pa yung mga ano, inuukit. Pakamamahal nun. Daming ginto. So, so punta tayo dun sa ano pinagka yung relationship ng beast sa woman na great whore. Okay? Sabi dito, yung woman and yung beast, nakasakay yung woman, again, yung whore, yung pokpok sa, pag sinabing beast po is hayop. Okay? Hayop yan sa Bible. Ha? Animal. Okay? So, nai-picture nyo ba? Yung babae, yung whore, yung pokpok, nakasakay sa beast. At yung beast, sinasabi natin last time yan, ito yung Antichrist kingdom. At saka yung Antichrist mismo. Anak ng demonyo yan. Okay? Sana hindi kayo bangungutin, ha? Ano naman to eh? Ine-expose lang natin sila. At yung hayop daw ay pambihira. Ilan ang ulo? 7 heads and 10 horns. So, yung obviously, yung ibang heads niya may more than one horn. At nabanggit na rin natin, sabihin na lang natin, itong mga heads na ito yung mga kingdom nga. Yung horns, ito yung mga hari. Ilan ba hari na kingdom? Depende kung minana niya, di another horn. Okay? So, nabanggit natin 7 heads na yan. Ito po yung nakikita natin sa interpretation ng Bible tsaka sa Daniel. Kasi in-interpret yan sa Daniel na mga kingdom nga yan. Kailig lang ha. Subukan niya lang. Well, ito yung mga umpisa yan sa Egypt. Yung mga makapangyarihan na pero wicked
government wicked kingdoms. Hindi lang kingdom, tawag dyan, empire, yan. Okay, so Egypt, ano yung next doon? Assyria, and then Babylon, Medo-Persia, Greece. Okay, lima. Ano yung pang-anim? Rome. Ano yung pang-pito? Ito na yung end times na wicked empire na pinag-uusapan natin. Okay, at may pang-walo pa, may kinalaman siya din sa 7. Okay, but anyway, so sino yung pinaka nagbibigay ng, hindi, sabi na natin, nagbigay ng kapangyarihan sa beast, si Satanas. Demonyo, okay? E sabi dito, and they that dwell on earth shall wonder whose names were not written in the book of life on the foundation of the world when they behold the beast that was and is not and yet is. Okay? So medyo na banggit ko lang, ibig sabihin ng was, is not, and yet is. Ibig sabihin ng was, is meron. Is not, wala. Yet is, andun pa rin. Ibig sabihin nun. So yun ay ginagaya po si Jesus Christ. Diba si Jesus ay past, present, future, Alpha and Omega. Pero siya din ay namatay. Diba ang nangyari kay Jesus? Pag namatay ka, parang kang nawala, diba? E nabuhay siya magmuli. Pero tapos nang gawin ni Jesus yun. Eh bakit sino to ngayon? Yun yung beast. Kasi kaya ang interpretation natin ganito. Itong beast na to, Antichrist, mamamatay siya. Okay? At pag namatay siya, mabubuhay siya magmuli. Doon ngayon magkakaroon ng 8 kingdom. At dito na talaga siya magsasadimonyo. Okay? Yan yan. And here's the mind which at wisdom, the 7 heads are 7 mountains on which the woman seated. So, ini-interpret na sa atin ng Bible kung ano yung mga pinagsasabi na nakita kanina ni John. Okay? So, parang ano yung heads? Ayan nga, 7 mountains. Ano yung mountains? Pwede nga mountains ay kingdom. Ngayon, kaya tinutukoy nilang Rome daw to kasi may 7 hills kasi sa Vatican. Ang problema, marami rin sa ibang place nun. Okay? Laguna, meron ganun. Ayan, sinabi na, oh, there are 7 kings. Okay? 5 are fallen. Ano yung sayo ng fallen? Wala na. So, yung Egypt, laglag na yan. Assyria, laglag na yan. Wala na yan, in the past na yan. Okay? And one is, ibig sabihin, kasalukuyan yung pang-anim. Ang tanong, sino yon? Kung maalala nyo sa Book of Revelation, ang makapangyarihan na empire ng time nila is yung Roman Empire. Okay? So, siya yon. So, kaya alam natin, nung panahon nito, at ang tinutukoy nga dito yung mga wicked empires. Okay? Ngayon, nung panahon nila, and one, yung pangatito, and the other is not yet come, darating pa lang. Kailan darating yun? Ano pinag-usapan ba natin ngayon? Sa end times. Okay? And when he cometh, he must continue a short space. So, kasi nga, pag na yung evil empire na yan, yung last, or second to the last, yung seventh kingdom, darating si Jesus, tutupukin siya. Kaya, short time lang. And the beast that was and is not, even he is the eighth. Ayun, namanggit ko kanina. Siya yung pang-walo. Mabilang, di ba? Basta yung pang-walo. Pero sabi dito, and is of the seven. So, galing siya sa seven. Yun nga, kasi namatay siya. Siyempre, punta sa impyerno. Eh, mabubuhay magmuli. So, hindi na siya parehong-pareho. Pero ganun pa rin siya. Doon pa rin siya. So, tawagin natin, kunwari, sabi ng iba, Amerika daw yung ano eh. Kunwari lang. Hindi natin sure eh. Kunwari, yung seven or seventh kingdom is Empire of United States. Kunwari lang. So, pag namatay yung presidente nun, mabubuhay magmuli, siya pa rin yun, di ba? The same kingdom. And go with the perdition, yung nga sinasabi natin, kapahamakan. Okay? Andan yan, ha? Kaya kung gusto winning kayo tayo, narinig nyo ako lagi. Di ba? Si Judas, tinawag siya son of perdition. Ngayon, yung beast, sinasawag na son of perdition. Ibig sabihin, hindi anak na si Judas. Okay? Malinaw yun. The 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom yet but receive power as kings one are with the beast. So, yeah, so sinabi na, no? So, yung 10 horns pala na yun are 10 kings na wala pang kingdom. So, bakit sila doon? Hindi ko alam eh. Basta, later pa sila darating. Wala pa silang kingdom pero later magkakaroon sila ng kingdom. At sila ay magiging makapangyarihan kasama ng beast. Pero later, magkakagalit-galit din sila. Okay?
Saka na yan. So, this of one mind shall give power and strength to the beast. Anong sabihin nun? So, maalala nyo kasi mga bata pa kayo, no? Pero nangyari ito sa Europe. Isang beses, kaya nga nang nangyari yun. May mga Kristiyano, parang, huy, yun ito na yun. Ang nangyari po sa Europe, dati magkakalaban yan, bigla sila nagkaisa. Nagkaroon sila ng one currency ngayon. Okay, do humiwalay na yung UK na naman, which is good. Anyway, pwedeng gawin kasi yun. Kunwari dito, di ba yung si Duterte? Sino maka Duterte dito? Maka Duterte ngayon. Naalala niyo sinasabi niya yung Duterte, o sige, maging probinsya na lang kami ng China. Ibig sabihin nun, gini-give up niya yung kapangyarihan niya, tapos magiging babaw na siya sa China. Pwedeng gawin nila yun. Dapat hindi, pero pwede nilang gawa ng paraan kasi yan. Okay? Ganon niya. Kung alam niyo yung history niyo, bata pa kasi ito, ginawa dati natin yun sa Kastila. Okay? Pinailalim tayo ng Kastila, then Japan, then US. Nangyari din yan sa mga Hudyo. Okay, nangyayari yun. So, pero ito, mangyayari doon to later, sampung ito yung, sa panahon natin ngayon, may tinatawag na G10 ba yan? G12. Pero may 10 eh. G... Hindi. Mga bansa. Hindi niya alam yan. Hindi, APEC dito lang sa Asia Pacific. May mga asosyal nyo, mga may G5, alam mo, tapos may G10. Alam nyo na yan, US, Russia, hindi ko rin kabisado. Nangyayari yun. Okay? Tuloy natin, they shall make war with the Lamb. So, sino yung Lamb? Jesus. And the Lamb shall overcome them, for he is Lord of Lords and King of Kings. Tsaka ito po yung panahon na ng rat, eh, no? Dumating na si Jesus dito, and they are with him, are called and chosen and faithful. So ito po yung, kasi sa Revelation 16, kung naalala nyo last time, nabanggit na yung Battle of Armageddon. Yung pinaka-pinaka-huli, nakapanood nyo sa Superbook na hindi accurate. Okay, may konting inaccuracy doon. Pero si Jesus, babalik siya magmuli, kakalabanan niya yung mga kalaban niya dito. Okay? At tayo ay kasama ng Panginoon. Kung ligtas ka. Kung di ka ligtas, kalaban ka ng Diyos. Tandaan niyo yan, ha? Kaya minsan dito, parang may mga kalaban ng Diyos dito, huwag mga kulit. Hindi naman. Nasabi ko lang yun, mag-ano. Parang eh. Sana hindi tayo kalaban ng Diyos, ha? So sabi dito, and they are with him, are called and chosen and faithful. Siyempre, mga mananampalataya. And he said unto me, ito yung sinasabi dito, kausap niya yung angel, si John. Kasi nakikita lang ito lahat ni John eh. The waters with the sowest, where the horse seated, are peoples and multitudes and nation and tongues. So kasi nakita dito dati, kanina, hindi tayo muna din eh. Basta yung horde daw, yung pupuka, nakaupo sa tubig. Pwede ba yun? So, yung sabihin, nasasakop niya. Tindi ng hindi. Illustration lang to eh. So, yung mga nakaupo, inupuan niya yung tao, tsaka yung water, ibig sabihin pala nun, tao, multitude ng tao, maraming tao, nations, bansa, and tongues. So, hindi mahirap intindihin po ito. Ibig sabihin lang ito, global power. May mga kilala na ba yung ganyan? Bata ba ito mga ito? Wala pang alam. Ngayon, di ba, sino nag-ahari ngayon sa mundo? So, parang si Bill Gates. Parang wala naman, di ba? Kasi ang definition, malaya tayo eh. Pero hindi tayo malaya. Especially pag hindi natin ginamit yung kalayaan natin. Katulad sa COVID niya, sinabi lang sa World Health Organization, ganito gagawin nyo ha, sumunod lahat ng bansa, except isa na. Di ba? Ibig sabihin, may kapangyarihan yan dito. So, medyo pinapakita na sa atin ang Bible tsaka itong current events na hindi imposible sinasabi sa Bible. Pwedeng mangyayari at nangyayari na nga. Depende sa atin kung de-delay natin yan. Ganun po yan. Naintindihan ba? So, anong gagawin natin? Well, ang Kristiyano, matagal lang pasaway para sa kanila. Hindi tayo sumusunod dyan. Okay? Kaya gawin natin yun continually. Sumakit ulo nila. Okay. And the ten horns with the sowet, binalik lang, no?
This, ano ulit yung 10 horns? 10 kings. Ngayon dito, sinasabi, yung 10 horns with the sword upon the beast shall hate the whore. Na-picture nyo ba? Yung whore, yung pokpok na babae, nakasakay sa beast. Yung beast may 10 horns. 7 heads, 10 horns. Pero ito, magagalit daw dun sa babae. Later, okay? At anong gagawin niya? And shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. So kung mga hari ito, mga presidente, kung prime minister, itong, binifay natin last time, sabi ko, yung mga elite yan, yun ang paniniwala ko. Either pamilya yan, or bansa na mayaman. Alam, ang ano ko dyan, mga elite yan, sistema nila yan. Kahit iba-ibang place sila, parang, Illuminati. Yung sinasabi nila eh. So, pero pag kinagalitan sila, papatayin nila yung babae. Ito maganda dito, for God put in their hearts to fulfill His will and to agree and to give their kingdom unto the beast until the word of God shall be fulfilled and the woman which the soul is that great city will reign it over the kings of the earth. So, balikan lang natin yung woman daw. Ha? Sabi dito, nagahari siya sa kings of the earth. Yung king, parang mga leader lang yan sa panahon natin, presidente, prime minister. So, pwede bang pagharian na yan? Pwede po yan. Nag-uusap-usap lang naman yung mga yan. Eh. Katulad ngayon, wala tayong kaalam-alam. Ang alam natin, ang leader natin, si Duterte. Kasi binoto natin, pero hindi mo nga din alam eh, kung binoto ba talaga yan, nanalo. Diba? Malalaman mo ba yun? Eh kung minsan, pati yung kumakandidato dyan, piling-pili na yan. Sa US, yung mga pamilya ng mga presidente doon, matagal na makapangyarihan yun eh. Ba't walang lumalaban sa kanila? Kasi pili na rin yun eh. Hindi ka makakandidato dyan kung wala kang connection. Okay, malalim tayo mga bata ha. Kapit lang. Yung gusto ko sabihin kanina, yun nga. Eh, ba't nila kang gagalitan yun? Kala ko ba yun yung nagahari? Ganito po ang politika niyan, ha? Kahit ngayon, kahit yung mga ngayon, na, ngayon magbobotohan na naman, di ba? Makikita mo, nagagalit-galit na yung mga yan. May mga internal usapan niya mga yan. At kung hindi nyo maintindihan yun, i-relate ko sa inyo, mga bata, ha? Kunwari, dati, magkaibigan to. Si itong dalawa, kunwari lang. Eh, nagkaroon ng interest, kunwari lang, ha? Kasi bakit sila magkaibigan? Kunwari, mahilig sila pareho sa, ano, hindi ko alam, ano bang, ano. Dala, mag-iisip ako ng, ano, kagagalitan nila. Ano pinag-aaway ng mga bata ngayon? Meron pa talaga nun? Hirap. Hindi. Iba naman. Bola. Badminton. Okay. Kasi basketball na lang. Hirapan ako. Kunwari, pareho kayo dating, anong mga pupunan ngayon? Ginebra. NBA na lang, ha? Marano tayo. Hindi tayo nanonood dyan, eh. Kunwari, magkaibigan kayo dahil pareho kayo ng pupunan. Dahil kay LeBron, ganun eh. Eh, lumipat ngayon yung isa. So, ang gusto niya, yung pupunan niya pa rin ito, gusto yung nilipatan. So, hindi na sila magkabati ngayon, di ba? Ganun lang yun. Pag lumilipat yung interest ng tao, nagbabago yan ng political ally. Ganun lang kasimple yan. Yung mga kumakandidato ngayon, bakit magkakaibigan kunwari yan? Kasi sa ngayon, magkakampi sila, pareho sila ng interest. Later, pag iba naman ang nauso, may maging kapangyarihan dyan, kunwari, magkakampihan na yan, magtataksila na yan. Ganun po yung mga yan. Kaya hindi ito nakakapagtaka later. Kaya sabi dito, maganda dito, sa Diyos yun galing. Okay? Yung binabasa natin sa Kings, di ba? Napansin nyo ba doon? Magkalaban yung Israel, tsaka
Juda, di ba? May time doon, no, babati yun. Yung binabasa ko last time. Kasi naging asawa nito, nagkaroon siya ng pamangkin dito. Nagbati sila, nagalit ang Diyos sa buong Israel, tsaka sa Juda. So, ganun po yan. Ganyan ang politika dyan. So, anong aral na pwede nating pulutin dito ngayon? Ganito yan. Kahit sa inyo na observahan ko minsan sa inyo yan eh. Katulad kanina, sabi, hindi na lang mag-church dito. Salamat, sinasabi niyo sa amin. Ibig sabihin, may tiwala kayo sa amin, di ba? So, ngayon, ang ginagawa namin, hindi niyo pa alam, hindi ko alam kung may conflict dito yung mga taga-Lagundi, taga may Baysapa, taga C6. Wala akong pakialam dyan eh. Ang gusto ko, magkaisa kayo. At magkakaisa lang kayo, kung nagkakaisa tayo, sumusunod tayo sa Diyos. Pag yung iba hindi na sumusunod sa'yo, may sariling interest, di ba? Meron kasi mga ganun tao nang gagamit lang. Tama ba? Alam nyo nang gagamit? Kaya kami, matalino rin kami pagdating dyan, di naman kayo bata. Maraming ganun tao. So ngayon, paano lalago yung church? Isa ang sinusunod natin. Hindi ito paksyon-paksyon. Tapos manadaling ang taga-baybay sa pa. Ganun-ganun. Ano yan? Marang paternity? So, magkakaisa lang tayo kung sumusunod tayo pare-pareho sa Diyos. Okay? So, ganun din po dito. Kung papansinin nyo dito, yung mga anak ng Diyos, wala na dito. Okay? Ngayon, nagkakagulo-gulo sila. Wala tayong pakialam doon. Magkagulo sila. Nagpapatayan sila. Di ba? Nangyari ito madalas sa Old Testament. Later, yung Assyria, yung Egypt, madalas yung kaibigan nila yan. Tapos mga kakagalit. Nung bata ako nagbabasa ng Bible, ano ba itong mga ito? Parang mga tanga itong mga ito. Pero ngayon, pag tinignan mo yung balita ngayon, ganun-ganun din sila, di ba? Anong pinagkaiba nun? Dati magkakagalit yung mga yan eh. Pero pag pera ng pag-uusapan, pare-pareho sila kumikita, nagkakabati-bati sila eh. Kalaban nila, dati ha, yung matino pa yung media, ang kalaban nila, media. Kasi yung media, i-re-report sila. Sa taong bayan, di ba? Ganun dapat ang media. Eh, ngayon, media, pati media ngayon, kakampi nila. Patay tayo ngayon. Kung di tayo nag-aaral. So, ganun lang po yan. Pero yun nga, kung wala tayong magagawa talaga, ano na, gawin natin? Biktima tayo nila, pero pwede pa rin hindi. Kasi pag tayo sa Diyos, nananalig. Amen? Huhusgan sila na later ng Diyos. Patay-patay sila sa Diyos tayo. Doon na tayo sa langit. To. Mahala kayo dyan. Yun ang lesson dito. Kaya iniisa-isa ng Bible yan. Parang pinapamukha sa amin pag binasa natin to. Ang gulo naman yan. Ayoko nang magulo. Isang kalalagay ngayon. Sa Diyos ka, ano, pumanig ka sa Diyos. Amen? Parang kailan ba yung kausap ko lang? Parang kahapon na tayo. Sabi, ang dami naman religion. Eh, kaya nga, pinapakilala namin sa'yo yung tunay na Diyos. Pag nasa Diyos ka na, tunay na religion ka na, wala ka nang pakialam gano'ng karami ang religion kasi lahat siyang peke pag hindi sila kumampis sa salita ng Diyos. Ganong kasimple yun. So, simple ngayon ang buhay natin. Amen? Eh ngayon, naglalaban na naman yung mga iglesia ni Manalo, si dating doon, nalaban pa yan. Katulad ka, maglaban sila sa politika, wala tayong pakialam. Diba? Bagay, wala mga politika. Kasi nga, ako yung pastor mo eh. Pero yung ibang pastor, nakikita mo yan sa, ano, sila pa yun naman sa politiko eh. Mag-post sa Facebook eh. Wala tayong pakialam dun eh. Amen? Gawin mo na lang dapat mong gawin kung Kristiyano ka. Kahit sino pang manalo dyan, eh, inalaw na ng Diyos yan. Kasi nga, mga wicked din tayo minsan eh. Kaya kung wicked tayo, hindi tayo gusto winning, yung bansa natin, magiging wicked. Okay? Kaya gawin lang natin yung pumanig tayo sa Diyos, na tayo pakialam kung magkagulo-gulo sila. Yun ang lesson dyan. So, pero na anong lesson pa dyan? Yung nga, huhusgahan sila ng Diyos. Sila-sila yung dati magkakabati, bandang huli, sila banda yung magpapatayan. Wala tayong pakialam doon, sila-sila na lang. Amen? So, yun muna. Mabilis lang muna ngayon kasi mga bata yung andito eh. Inintindihan niyo ba mga bata? Inintutunan ba kayo? Okay, mag-asawa ah.
May lesson naman lagi dyan. So, masanay na rin kayo dito sa Baptist for Bible. Wala tayo dito. Hindi ko kayo entertain dito na parang clown ako. Artista. Okay? So, dali lang kayo. Again, text nyo lang kami sa dynamic. Ano pa ba? Nay, naman ako. December, mayroon tayong fellowship. Attend lang kayo lagi. Ano pa? Adult meeting after nito. Lord's Supper. Lord's Supper. Andali. Pray muna tayo. Pray tayo. Lord, maraming salamat sa tapos na mensahe. Panginoon, we pray na natutunan kami, Lord, sa judgment ni Lord. Laban sa mga wicked people, kingdoms, and I pray na kayo po mag-encourage sa amin dahil hindi kami makikisaw sa ganitong klase ng wickedness and politics. We pray na kayo po bigyan nyo kami kapayapaan sa pagsunod lamang sa paggawa ng inyong kalooban, Panginoon. So, yun lamang po, Lord, ang upcoming activities namin, Panginoon, bigyan nyo po ng katagumpayan. In Jesus' name we pray.